Alright mga kakots, so tatapos lang namin kumain. And nalinisan ko na rin yung ating electric oven. Ayan, nakasaksak nga lang yan. So nalinisan ko na siya, pinunasan ko na ng konti. And then, well, happy naman tayo sa result ng luto. And then, ito kasi yan, no? Yan lang magiging problema natin. Mahirap linisin yung itaas na yan. Mga stain yan nung nakaraan na nag-fried chicken kami. So, medyo mahirap nang tanggalin. Kailangan talagang, ano, extreme na paglilinis ang gagawin. But anyway, since dadali natin siya sa service center mamaya, so, ito kasi yung problema pala. And isa rin tong magandang tip para sa inyo kapag bibili kayo ng rotisserie. So, unan nyo i-check ito. Ayan, no? So, kung napapansin ninyo, di ba, umiikot siya. Supposedly, hindi yan dapat iikot. Once na may kabit mo na yan dyan, yan, hindi dapat yan iikot, mga kahakot. Ito kasi umiikot siya. So, ang ginagawa ko na lang kanina, itinutula ko pa. Ayan, no? Yan, ito. Ayan, no? Okay, so, mas kita yata rito. Ayan. Meron kasi siyang laro. Meron siyang allowance. Which is normal naman na dapat talaga may allowance para makaikot siya ng maayos. The only problem here is, kapag ganyan lang siya, kapag malayo siya, umiikot siya. Ayan, no? So, kailangan itutulak mo siya papunta rito. Yan. Kailangan ganyan siya lagi. So, yung maliit na allowance na yon mga kahakot, doon nagkakaproblema pagdating dito sa dulo. Ito. So, hindi siya masyadong kumakapit. So, ayan, no? Pag nakasuksok siya na maayos, oh, matigas siya. Oh, hindi ko siya maikot. Ngayon, pag napunta siya dito, pag umatras ng konti yung manok, umiikot na. Oh. Ayan, umiikot na. Kapag pumunta dito ng konti sa kaliwa yung ating skewer. So, dapat siya nakasagad lagi sa kanan. Itong problema. So, kapag sumagad siya sa kanan, ayan o. Oh, hindi ko na siya maikot. Nakakabit na siya ngayon sa gear. Ayan o. Oh, nakakabit na siya sa gear. So, pag umatras ng konti, uli. Ayan o. Oh, natanggal ko naman. Yan. Pag umatas ng konti, umiikot na siya. Oh. So, yun yung problema. So, kailangan tutulak muli. Oh. Yan. Oh, hindi na siya umiikot. Pero pag lumuwag uli siya, umatas ng konti, yan. So, yun yung problema nito. So, ang lumalabas observation ko, maigsi ito. Maigsi yung kanilang skewer. Hindi nila natansya na maayos para dito sa ating rotisserie. Tingnan natin kung anong gagawin nilang remedyo pagdating sa service center. So yun mga kakot, ano, yun ang isa sa mga tips kung paano i-check kung gagana ba talaga yung rotisserie. So it's either hindi gumagana, kung chinek nyo ng ganyan tapos hindi pa rin umiikot, ibig sabihin yung motor na sa loob may problema. But in this case kasi umiikot naman siya, yun nga lang, hindi sumusunod yung skewer, hindi sumasama sa pagano, kasi nga yan, dumudulas lang siya. Kasi nga, hindi siya sakto. Yung haba niya, yung haba ng skewer, hindi sakto. Hindi sagad. Ayan, o, kailangan mo pang itulak pa kanan. O, pag napunta na siya sa kaliwa, gumalaw. Siyempre, umiikot yan eh. Pag ano, bibitaw na naman yan. O. Hindi na naman gagana yung rotisserie. Tutulak mo na pa kanan. O, saka lang siya kakapit. So, yun naging problema nitong unit na to. So, if you'll be buying a unit na may rotisserie, that's how you check it. Okay? So, yan. Dugtungan ko na lang yung video. Punta tayo sa service center in a moment. Alright, mga kakot. So, nandito na tayo ngayon sa Tronix. Bali, ito yung service center ng pagdadala natin ng ating Kyowa air fryer oven. Ayan. So, tinali ko na lang sa job bike. Lapit ko lang naman eh. Lapit lang naman pala. So, yan. Sabi dito, bali, ano lang to. Madali lang puntahan to. Bali, makalampas lang to ng St. Vincent Hospital. Mga kahakot, so nandun yung St. Vincent Hospital. Tapos ito lang yung Tronix. Ayan, so sabayan-bayanan lang. Dali lang hanapin, may contact number naman sila. So, very accommodating naman yung kanilang staff. So, dali na natin mga kahakot. So, ayan, dyan natin dadalhin. Alright, so mga kahakot, ayun, bali, ang nangyari is iniwan ko na lang yung unit. And then, tawag daw ako sa kanila after 3 days. So, after 3 days, malalaman kung naremedyuhan ba nila or kailangan ng pyesa. So, kung naremedyuhan, maaaring ma-pick up na kaagad, wala namang babayaran. Pero kung merong pyesa, 3 weeks onwards daw ang waiting period. So, order nila yung pyesa para maisalpak o maikabit doon sa ating unit. So, yun. So,
So mag-aantay tayo muna ngayon mga kahakot. Hindi muna tayo makapagluto ng mga air frying, mga air fryer recipes na gusto sana nating subukan. So ayan, thank you sa pagsubaybay mga kahakot, and then bigyan ko kayo ng update once na makuha na natin ulit yung unit. Okay, so hanggang sa muli, isang masinop na araw mga kahakot.